layunin ng tao. Bakit tayo nilikha ng ating Diyos, no? Kasi madalas, ito yung hindi natin masyadong pinapansin. Kaya tuloy, kung saan-saan natin pumupunta, kasi hindi po natin alam ang layunin ng buhay natin. Diba? Hindi natin alam na meron palang purpose ang Diyos, bakit niya tayo nilikha. Diba? Kung isipin nyo, no? Mag-isip mo na kayo ng few seconds. Tanungin nyo ang sarili nyo, bakit nga ba ako nandito sa mundo? No, parang ako nung araw, nung hindi ko pa alam ang layunin ko sa buhay, bakit ako nilikha ng Diyos? Akala ko nung araw kasi, basta mag-aral, no? Sabi nila, mag-aral daw ako ng mabuti, para pag nakatapos ako sa pag-aaral, magkaroon na isang magandang trabaho, magandang sweldo, magkaroon na isang magandang pamilya, makabili ng kotse, makabili ng bahay, makapunta ng abroad. Pero alam nyo, hindi ako naging happy. No? Hindi po ako naging maligaya, kasing ligaya sa buhay ko ngayon na nakatagpo ko at nakilala ko at naranasan ko paano magmahal ang Diyos sa buhay natin. Amen? Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Alam nyo po, nung naging top officer ako sa isang insurance, akala ko success ko na yun. Yung pala, doon nag-umpisa ang problema ko kasi pagka naging officer ka na sa isang opisina, wala na sumasama sa iyong kumain. Mag-isa ka na kumain. Kasi nahiya naman sa iyo, bago makarating sa kwarto mo, dadaan pa ng mga sekretary, marami pa nga interview bago makapunta sa iyo. So kumain ka na lang mag-isa. At alam niyo po, doon ako natuto magsigarilyo, magbarkada, kasi yung tension ko, akala ko ang makakagaling sa aking mga tension, sa mga marami akong problema, ay ang pagsigarilyo, pag-inom, barkada, no, hindi pala. Si Lord lang pala, no? Kaya po, nakatagpo ko si Lord talaga nung Catholic Life in the Spirit Seminar. At nagkaroon po ako ng direksyon ang aking buhay. Kaya po, importante po mga kapatid na malaman natin ang layunin ng ating buhay. Layunin ng Diyos, bakit tayo niya nilikha. Kasi kung hindi rin natin malaman, pangalawa po, hindi magkaroon ng meaning ang ating mga galaw. No? Magkaroon ng halaga ang ating galaw sa ating buhay. Ang palagi na lang natin iniisip, kailan mga anak ko makapag-aral na magagandang school, makatapos na maganda. Yung paano mo naraman ang buhay, gandang ituturo mo sa iyong mga anak. No? Diba karamihan ngayon, ang mga magulang, magkamatay-matay na para makapag-aral ang mga anak. Nangutang ng 5-6, ebenta lahat ng mga ari-arian para makapag-aral ang anak. Hindi po masama magpa-aral. Kaya lang kung yung pagpaaral na yon o yung kurso na yon, yung ba talaga ang gusto ng Diyos? No, maraming ngayon, tapos ang pag-aaral, ayun, nagsuroy-suroy doon sa luneta. No, maraming seaman dyan, hindi nakapasok ng seaman. Baka hindi yan ang gusto ng Diyos. Maraming ngayon, mga doktor, nagiging nurse. Kasi dahil mag-nurse, mag-dollar, no? Kasi nga ang tao, ang palaging layunin, magkaroon ng pera. Magkaroon ng malaking income, magkaroon ng magarang kutse, magarang bahay. Pero lahat na ito mga kapatid ay dumadaan lang. Sabi nga po ni Father, tayo ay mga bakasyonista lang dito sa mundo. And we have to realize it, na meron talagang layunin ang Diyos para sa atin. Amen? At pangatlo po, na bawat galaw natin, pag alam na natin ang layunin sa ating buhay, alam na natin ang layunin ng Diyos para sa atin, magkaroon na po ng meaning. Talagang palagi bang excited ka, no? Alam niyo po, ako talaga, narinyo ako September 17, 18, 1988 pa po ako nag-LSS hanggang ngayon. Yung love affair namin ni Lord, hanggang ngayon po umaapaw yan. At talagang it's burning, no? It's burning in my heart, ang love affair namin ni Lord. At bawat encounter ko kay Lord sa lahat ng panalangin ko, talagang madalas inaasam ko, Lord, kailan ba ako makapunta dyan? No, talagang hindi ka na matatakot. Hindi ka matatakot na may mangyari. Alam nyo po, hindi ka matakot na wala kang pera. Karamihan ng mga parents na tatakot sila. Baka yung anak nila naglakwatsa na sa eskwela. Yung mga anak nila ganito, ganito. Marami tayong mga anxieties. Pero pag nakay Lord ka na, maniwala ka lang. Unahin mo lang ang Diyos. Matthew 6.33, unahin mo lang ang Diyos. Hindi po mapapariwala ang lahat ng bagay sa ating buhay. Amen po rin ang Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. So, yun po. It's only God who determines our purpose. Dahil siya po ang naglikha sa atin, kaya siya lang din po ang nakakaalam.
At isa lang po ang gusto ng Diyos. Isa lang po ang layunin niya. Tayo ay magkipag-isa sa Kanya palagi. Maging kaisa niya tayo sa lahat ng panahon. That we will be united with Him sa lahat ng panahon. No? Hindi pwedeng, mamaya na lang yan. Bata pa naman ako eh. Bukas na yan, mag-LSS ako. Sa sunod na buwan lang, monthly naman yung LSS na yan. No? Hindi natin sabihin na bukas na yan kasi sabi nga ni Father Pulinar, sa libro ni Father Pulinar, bawat tikda ng relo, 10 na mamatay. Ilang tik na ba tayo mula kanina bago pa nagmisa? Ilang tik na ba? Maraming ticks na. Ano kaya kung isa doon, kasama na tayo doon, no? Ang ating kamatayan, ang ating pagharap sa ating Diyos, walang nakakaalam, no? Walang nakakaalam kung kailan niya tayo kunin. Alam niyo, Papa, kung nga, galing lang kami sa airport noon, sinundo niya yung pinsan niya. Pagdating sa bahay, naghahaponan lang sila. Busy lahat ng tao, biso-biso, ganyan. Kasi karating nga galing Australia. Alam mo yung papa ko, sumakit lang ang tiyan niya, mamayang konti. In 10 minutes, sabi na niya, parang mamatay naman ako ning. Sus, na-nervous ako eh. Humiga siya. Tapos pinahiran ko lang ng langis. Tapos sabi niya, parang mamamatay na ako. Nagdasal ako paakyat. Sabi ko, Lord, huwag mo nang pahirapan ang papa ko, Lord. Kasi paano magawain, Lord? Siyempre, pag may sakit, damay lahat eh. Buong pamilya talaga, pag magkasakit ng isa lang sa pamilya, damay ang lahat ng gawain. Alam nyo, pag akit ko sa taas, pagbaba ko, namatay na ang papa ko. Sabi ko, Lord, hindi ko naman sinabing patayin mo, Lord. So, nanalangin lang ako na, Lord, huwag mong pahirapan ang papa ko. Yung pain ba? Namatay na ang papa ko. Ganong kabilis, biro mo? Hindi ko talaga akalain. Kasi ang papa ko, 82 years old na, pero ang lakas. Malakas yun. Akyat panaog yan dito sa third floor. Hindi ko talaga akalain. Ito lang ay magpapatotoo na talaga ang buhay natin, anytime kukunin tayo ng Diyos. At dapat, pag hinarap na natin ng Diyos, handa na tayo. Kasi ang buhay natin dito sa mundo, ay practice lang pala ito ng buhay makalangit. So dito pala sa mundo, mamuhay na tayo na parang langit. No? Kahit dito sa mundo naman natin, parang minsan, wala kayong makitang langit, no? Kasi, sus, pollution dito, basura dito, yung mga tao, kahit saan na lamang dura, yung mga nasisigarilyo, saan na lang nilalagay upos, di ba? Minsan, ipipitik pa nila. Minsan nga, sumakay ako sa jeep. Di, naglurosaryo kasi ako pag nasa jeep. Merong yung kasama namin, may pumunta rito. Pag ano niya, kulangot! Basto, siguro. Pag, di ba, ganun tayo minsan. Kayo pag nangulangot, pahiran naman yung sa tisyo. Eh, huwag nyo ipitik-pitik, kimulipad yan sa iba. Bastos, no? Dumi. Ang ating mundo ngayon, talagang ang daming marumi. Hindi lang dumi. Dumi na mga iniisip ng tao. Sabi nga ni Brother Ray, ano ba ang busy ngayon ng tao? Maghanap buhay. Tingnan mo ngayon ang buhay na ito. Maraming ngayon mga pampaganda. No, tayo mga babae, kahit ano lang yun, ngas-ngas na mukha natin, hanggang mga paso na mukha natin, no? Tapos, magaya-gaya tayo sa TV, na yun, mga ganda, hayaan mo na sila kasi naka-aircon lahat. Yan eh, naka-aircon ang kwarto niya, naka-aircon ang sasakyan niya. Ay tayo, nabilad tayo sa init, naglalaba tayo din, napapaso talaga mukha natin. Huwag na tayo gumaya dahil pag kay Lord ka, pagagandahin ka talaga niya. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Diba? Alam niyo po, mapanood ako sa TV, hindi nila alam na puti na pala buhok ko kasi hindi po ako nagpapatina talaga. Sabi ko, binigay ng Diyos yung puti na yan, hayaan na yan. Akala namang nanood sa TV, highlight yan. Hay, hindi highlight yan, uban talaga yan. Puti na buhok talaga yan. Kasi mga babae, no, lalaki babae, mahilig magpatina-tina. Tapos magpatina, nakalbo na. No? Ayan, sige, bahala na kayo magpatina kayo. Basta importante na palagi tayong kaisa sa ating Panginoon, no? We will always be united with our God. Kung ikaw ay Katoliko, maging maayos na pagkakatoliko ka. Huwag ka na maglipat-lipat. Ginoo ko, eh. Haleluya talaga kayo. Okay, so, no, sabi nga po sa St. John chapter 17 verse 21, no po, sabi dito, Ama, nawa sila'y maging isa sa atin, kung paano ikaw at ako ay iisa, sila din, tayo po yun, sila din po ay maging kaisa sa atin. No? Ayaw ng Diyos na maligaw tayo. Ang Diyos ko nung araw, akala ko yung kapangyarihan ko. Siyempre, isipin mo naman, ilan ang sasakyan binigay sa akin ng company? Ilan ang driver binigay sa akin ng company? Ang gasolina ko walang limit. Ang aking credit card walang limit. Kaya dati, ang Diyos ko ay yung aking kapangyarihan at ang aking pera. No?
Pero alam nyo, hindi po papayag ang Diyos na tayo ay maligaw. He will never allow na maligaw tayo. At tayo mga kinakatok ng Diyos, no? Yan ay pagtawag sa atin ng Panginoon para maging kaisa niya tayo. Dahil ayaw ng Diyos na maligaw ang buhay.